Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kung saan handa na si Ino na itama ang kanyang pagkakamali kay Trixie at Siren. Matapos niyang aminin ang totoo kay Lilette, hindi naman siya nabigyan ng pagkakataon. Sapagkat may walang awang pumatay kay Ino at pinalabas na nagpakamatay ito para maitago ang kanyang krimen at para masarado na rin ang kaso ni Attorney Meredith. Ang paniniwala ng lahat, si Ino ang totoong pumatay kay Meredith at sa witness na si Evelyn, at pagkatapos winakasan ni Ino ang buhay niya dahil patong-patong na ang krimen niya. Maliban kay Lilette, dahil hindi siya naniniwala na magagawang pumatay ni Ino, dahil ramdam niya na gusto nang magbago ni Ino at gusto rin ito na malinis ang pangalan niya. Ang nakakapagtaka, hindi man lang nagulat si Constantino nang makita niyang wala ng buhay ang nag-iisa niyang anak, hindi katulad ng naging reaksyon ni Lorena. Ang nakakapagtaka rin, bakit pinipilit ni Constantino noon na magpakita sila ni Lorena sa burol ni Meredith at pumunta sa presinto para maipaliwanag ang kanilang side. Dahil ayon kay Constantino, para hindi sila paghinalaan ng mga pulis at pamilya ni Meredith na sila ang pumatay sa kanya, na parang guilty talaga si Constantino. Ang hindi alam ng lahat, si Constantino talaga ang totoong pumatay kay Meredith. At hindi niya alam na pumasok pala si Ino sa bahay ni Meredith pagkatapos ng krimen. Para kay Constantino, dapat mawala na si Meredith para mapasakan niya na ang law firm at hindi na rin matutuloy ang pagsasampa ng kaso kay Ino na matagal na niyang pinoproblema. Para hindi na poproblemahin pa ni Constantino si Ino, dahil hindi naman pala niya ito tunay na anak kundi anak ni Lorena sa ibang lalaki, walang awa niya rin itong pinapatay. Si Lilette kaya ang makakadiskubre na si Constantino ang totoong killer. Abangan.